Problema mo din ba ang bukbok sa kahoy? Sa video na ito ay ibabahagi ko ang isa sa pinaka-epektibong paraan para mawala at maiwasan na kainin ng mga bukbok at anay ang mga parte at gamit natin sa bahay na yari sa kahoy. Napakasimple lang at napakadali lang ng paraan na ito at di mo na kailangan gumastos ng malaki para lang masolusyonan ang problema mo sa anay at bukbok sa kahoy o yung tinatawag na wood boring beetles. Ibabahagi ko din sa video na ito ang iba't ibang uri ng produkto o kemikal na epektibong nagpapalayas at kayang pumatay sa mga pesteng bukbok at anay. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming upload. Ang mga anay, bukbok sa kahoy at iba pang insekto na naninirahan o kumakain ng kahoy ay talaga namang nagdadala ng peste sa bahay. Dahil sinisira nito ang mga kagamitan sa bahay na yari sa kahoy. At ang pinakamalala ay maaari nitong sirain ang buong istruktura ng bahay o gusali kapag hindi ito naagapan. Ang pinakamabisang paraan upang malabanan at maprotektahan ang ating mga tahanan sa pag-atake ng mga peste ay ang paggamit ng mga kemikal na produkto sa paggawa pa lamang ng bahay o gamit. May mga lason sa kahoy o pesticide na maaaring mabili sa mga pamilihan para maprotektahan ang iyong bahay at mga gamit na yari sa kahoy. Katulad na lamang ng mga sumusunod. Solignum. Ang solignum ay isang uri ng kemikal na yari sa fluid na ipinapahid sa kahoy upang maprotektahan ang kahoy upang hindi ito pamahayan o kainin ng mga pesting insekto katulad ng mga anay at bukbok sa kahoy. Nakakatulong din ito na maprotektahan ang kahoy mula sa pagkabulok dulot ng fungi. Leadrex. Ang Leadrex ay isa pang produkto na mabibili sa pamilihan. Isa itong fluid na inihahalo sa tubig at ipinang-i-spray sa paligid ng ipinapagawang bahay o gusali upang maprotektahan ito sa pagsalakay sa hinaharap ng mga pesting anay at iba pang insekto. Termite X. Katulad ng Leadrex, ang Termite X ay ginagamit din habang kasalukuyan pang ginagawa ang bahay. Inihalo din ito sa tubig at saka ibinubuo sa paligid ng mga pader at sahig ng bahay upang maiwasan ang pagsalakay ng anay sa bahay sa hinaharap na panahon. Mapicon Products. Ang Mapicon ay kilalang pest control services na tumutulong para mapalayas ang mga peste sa bahay. Ngunit mayroon din silang mga ebinebentang produkto na maaaring makatulong para mapalayas ng tuluyan ang mga peste sa iyong bahay. Gaya ng Mapicon Termite and Ant Control na maaaring mabili online at sa mga pamilihan. Ang mga kemikal na nabanggit ay nakalalason. Kaya naman, kailangan maging maingat sa paggamit nito at alaming mabuti ang tamang paggamit sa mga ito. Ilagay din ito sa mga lugar na hindi naaabot ng mga bata o alagang hayop para sa kanilang kaligtasan. Kung ayaw mo namang gumamit ng mga kemikal na ito, narito ang isang epektibong paraan para mawala ang mga bukbok at anay sa kahoy. Kakailanganin natin ang mga sumusunod na gamit. Mothballs o naphthalene balls. Syringe. Pangpitpit. Paintbrush. G-cell. At kapirasong tela. Ang una nating gagawin ay ilagay sa kapirasong tela ang mothballs. Maglagay ng 8 hanggang 12 piraso nito. Pitpitin ito hanggang sa madurog ng pino. Pagkatapos nito, ay magsalin ng 1/2 litro ng diesel sa isang lalagyan. Kunin ang pininong mothballs at ihalo ito sa diesel. Haluin lang itong mabuti. Matapos nito, ay pwede na itong i-apply sa kahoy na apektado ng bukbok. Kunin ang paintbrush at i-brush lang ito sa kahit na anong uri ng kahoy.
tiyaki na mapahiran lahat ng parte ng kahoy maging sa ilalim nito. Gamit naman ang syringe, lagyan ito ng formula at i-inject ito sa mga butas ng kahoy. Maaari itong gamitin pangontra sa bukbok at anay upang hindi pamahayan ang mga kasangkapan o gamit sa bahay na gawa sa kahoy. O kaya naman gamitin ito bilang pampalaya sa mga bukbok at anay na sumisira sa mga gamit na kahoy sa inyong tahanan. Ano ang masasabi mo sa remedyong ito? Mayroon ka bang alam na ibang paraan upang mapatay ang mga bukbok sa kahoy? Ibahagi ito sa comment section at babasahin namin ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, maaari mo itong i-like at i-share para madami pa ang makaalam tungkol dito. At kung bago ka pa lamang sa channel ito, ay mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming uploads. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.